welcome sa aking channel. So, ayan guys. Ngayon ay ipapakita, mag-vlog lamang po ako sa mga ginagawa ko dito sa habang nag-quarantine po tayo ngayon. Ayan po siya. Ayan, habang nag-quarantine po kami dito sa bahay. So, minsan lang po talaga ako lumalabas. Ayan. So, lumalabas lang kami kapag nandito lang sa malapit na sa tindahan ganun. So kasi marami kaming gawain dito sa bahay kaya nag-vlog ako. So ngayon ayan, tulog yung isa guys. So kami lang kasi dito na naiwan kasi yung mister ko ay nandun, umalis na. Tinda na siya ng doon sa highway. Tapos ngayon guys, ipapakita ko lang sa inyo yung mga ginagawa namin. So, ito yung baby namin. Yung bunso ko. Pinakabunso ko. Ayan siya guys. So, siya yung tipong bata na hindi iyakin. Hindi ka iyakin din oh. Oh, nakadiwal ko siya ng dila. Ayan. Oh, hi ka sa camera de. Hi ka sa kanila. Hi. Na hi. Oh, nagbo-vlog din daw po siya oh. Umiyak siya, kakaiyak pa lang niya, guys. Kasi gusto niyang kunin yung cellphone na ginagamit ko pang vlog ito ngayon. Gusto din niyang i-ano dito. Ayan. Ilagay niya sa isang tripod ganito. So, umiyak siya kasi ayokong ibigay. So, ngayon, guys, meron sa vlog natin ito ay magta-topic lamang tayo about sa family po. Ayan, lahat tayo merong pamilya. Walang tao na walang pamilya. Hindi tayo bubuhay dito kapag wala tayong family. Ayan, yung magiging topic natin sa vlog na ito, guys. So, napaka-importante ng aking vlog na ito dahil na wala, nami-miss ko lang yung mga family ko kahit na ganito, lalo na ngayon na quarantine, so nagla-lockdown yung area namin dito. Yun, so habang kasi ako nabuboard ako guys, alam niyo kapag nabuboard tayo parang wala mawawala yung kasiyahan natin na yun nga kahit nga kasi iba din yung iba yung magiging kasama mo yung family mo kaysa nakitira ka lang sa ibang poder, 'di ba? So ibang-iba talaga siya kung ikumpara mo kasi iba yung kasiyahan kapag kasama mo yung family mo. So, kasi ako guys, kahit nandito ako sa Cebu, lahat ng family ko dito rin sa Cebu, pero malayo ako sa kanila. So, minsan lang ako umuwi doon sa amin. So, ngayon, dito ako sa poder ng mister ko. So, matagal na ako dito guys. Matagal din ako hindi naka-uwi doon. Mga ilang year na. Wala. Ganun eh. So, miss na miss ko na talaga kung saan ako lumaki. Sana ako nang galing. So ngayon, kaya kapag naboboard kasi ako guys, minabalik ko lang sa mga anak ko yung pagka-board ko, yung pagka-nalungkot ako. So yun, inaharap ko yung mga anak ko, yun. Mawawala din naman yung kalungkutan ko. At yung kapag maalis yung pagka-board ko, kapag kasama ko yung anak ko. So, iba din kasi kapag kasama mo yung iba pa rin. Kahit kumpleto kami mga pamilya dito, yung mga anak ko, yung magkasama kami lahat, anak ko, saka yung papa ng anak ko. So, kahit magkasama kami dito sa iisang bubong, kumpleto kami, masaya nga siya. Kaso nga, parang kulang na iba din yung kasama mo yung tunay mong pamilya. So kasi ayun nga kasi guys, talagang hindi mo matitiis, hindi mo maitago sa sarili mo yung totoong nararamdaman mo na talaga yung ano yung nararamdaman mo na
ay masaya na ako kapag kasi kumpleto kami dito. Kahit kasama ko yung mga anak ko, yung papa ng mga anak ko, pero kulang pa din. Iba din kasi yung poder. Kasama mo sa isang kasama mo yung tunay mong pamilya at kung saan ka din nanggaling. Kasi iba din guys, kasi napaka para sa akin guys. Napakahalaga ng isang tunay na pamilya kasi kung meron kang pagka meron kang problema na hindi mo alam kung saan ka lalapit, so wala kang ibang malalapitan kundi yung pamilya mo. O ano yung problema mo, wala kang ibang malalapitan kundi sila lang. Diba? Iba din yung ibang tao yung kaharap mo, kasama mo, iba din kasi kapag humingi ka na, kunwari, example lang, humingi ka ng tulong, meron kang, ayun nga, hindi natin mapigilan kapag meron kang problema na gusto, hindi mo kayang sulbarin. So, talagang hihingi ka ng tulong, di ba? Pero, yun nga ang ano natin dito, kasi malayo ako sa pamilya ko. Kapag meron akong problema, or ano yung problema ko sa sarili ko, na kahit na anong gawin ko para maitago ko lang, ayaw kong i-share sa mga sa family ko, sa mga anak ko, kasi ayaw ko din na maidamay sila sa kung ano yung problema na meron kami, yung problema kasi maliit pa yung mga anak ko. So yun, sabi ko sa sarili ko, iba pala kapag malayo yung tunay mong pamilya, kasi doon mo masasabi lahat kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung problema mo, sila yung masasandalan mo. Kasi pagka iba ang tinitirhan mo guys, yung ibang kasama mong tao, or iba yung poder na tinitirhan mo, iba kasi masasabi mo talaga na parang hindi mo maiisip o hindi mo mararamdaman yung totoong nararamdaman mo na mahal ka. 'Di ba? Hindi mo mararamdaman 'yun na mahal ka ng mga taong 'yon. Iba-iba talaga kapag tunay mong pamilya, yung kasama mo, 'di ba? So kasi ako guys, ako marami akong aminin ko, marami akong problema. Pero ito, sinasarili ko lang, minsan hindi ko kasi maisabi din sa minsan masasabihin ko din sa mister ko, pero yun lang naman ang magiging reaction niya, na magagalit naman siya kapag mag-iisip ako ng mga problema. Pero hindi naman kasi natin maiwasan, ganoon naman lahat tayo merong problema. Kaya yun, hindi lahat ng ano, kahit sabihin natin kung masama man tayo sa paningin ng tao, kung kahit na yun, wala kang, hindi mo alam kung ano, kahit na wala kang ginagawa ng masama sa kanila, kapag iba yung tao kasama mo sa poder ng tinitirahan mo, or yung sa paligid ng ano, paligid ng sa paligid mo, iba pa rin yun guys, kasi hindi natin alam na sa paligid natin ay nandyan yung taong masama yung intention na sa atin, masama yung kalooban nila sa atin, o masama yung paningin nila sa atin, o hindi natin alam na ganun talaga sila. Kahit na wala tayong ginagawang masama, ay masama pa rin tayo sa paningin nila. Na kahit maitanong natin sa sarili natin, gaano ba ako kasama? Ano bang nagawa ako na ikinasama nila? Na hindi ko naman alam kung ano yon. Na kahit patunayan ko sa sarili ko na wala akong nagawa. So ganun yung nararamdaman ko ngayon guys, kahit hanggang ngayon na nag-quarantine na tayo ngayon. Problemado, lalong problemado tayo. Sa panahon natin ngayon na maraming taong nagpo-problema dahil sa gutom, sa nahirapan na maghanap buhay dahil ngayon sa panahon natin. Diba? Pero kahit nagla-lockdown tayo ngayon, nag-quarantine tayo ngayon, nag-distance
ano tayo, di ba? So, iba pa rin, kahit na ganun, iba pa rin talaga kapag malayo ka sa pamilya mo. Mm-hmm. Sabihin ko, kahit na masaya ako, kasama ko yung anak ko. Mm-hmm. Kulang pa rin. Kasi, sabi ko ka, kapag lumapit ka sa pamilya mo, kung ano yung problema mo, hindi ka mahihiya kasi kung pamilya mo yun, sabi ko, napakahalaga pala na makasama mo yung tunay mong pamilya. Oo. Yun ang ano ko, napatunayan ko yan ngayon kasi ilang year na ako sila, ako, oo, malayo ako sa kanila, pero sila naman yung lumapit sa akin dito, dinadalaw nila ako kung ano yung nagiging ano ko dito, na sitwasyon ko dito, nakita naman nila. Pero kahit na hindi ko man sabihin kung ano yung naging problema ko, parang mahalata pa rin nila kasi makikita din nila sa sarili ko na talagang meron akong problema kasi hindi ko talaga maiwasan kahit manatatahimik lang ako, hindi ko sinasabi sa kanila, mahalata pa rin nila yun. So talagang iba talaga kapag pamilya mo ang kasama mo. Hindi ka na kasi ibang tao sa kanila. Kahit na gaano ka kasama sa kanila o gaano ka kasama sa paningin nila, pamilya ka pa rin nila. Kung talagang mahal ka nila. Ganun yun yung nararamdaman ko, besh. Kaya ngayon, talagang naisip ko na parang nakakalungkot. Nakakalungkot pala kapag malayo ka sa pamilya mo. Oo. Lalo na ngayon, kapag kaharap ko yung bunso ko, yung pinakabunso ko, ayan. So, ayan lang siya guys, tahimik lang siya. Kapag kaganyan, ayan, umiiyak lang siya, ayan, hi ka, na parang ano, silaw, di masilaw. Ayan, silaw. Hindi malilaw. Ayan. Ay, baby. Ayan na. Hi ka, baby. Hi ka sa kanila. Ba. Hindi siya maiyakin, besh. So, iiyak lang siya kapag iniwan siya ng mga kapatid niya. Ayan. Ay, lang di ba lang dila? Pinakita mo ang dila mo, besh. Ipakita mo. O, tal. Ah, kaya mo pala magpalabas ng dila. Ang haba naman ng dila mo, besh. Ayan. Parang, ayaw, parang lungkot naman ng bukha mo, be. Ayan, sa'yo pala. Ayan, ganyan na siya, bitong pagka, ano, hindi siya iiyak. Ganyan na yun, nakatanaw sa labas, ganun. Tapos pag naglalaro yung kapatid niya din sa labas, dito, yun. Nakatingin lang siya, hindi siya umiiyak. Okay, hindi, ganyan, hindi ko namalayan kung saan siya, guys. Okay, hindi ko siya namalayan. Hindi mo alam kung saan talaga siya, tahimik lang talaga siya, hindi siya maglaro siya, pero hindi siya yung ganun iyakin. Ayan, ganyan lang. Para pagka hindi talaga malalaman na meron kaming baby dito sa bahay. Ganyan yan. Tapos guys, ayun. So, ayun yung isa. Anong ginagawa mo dyan, Day? Isay mong butya. Isay mo nagluto ka? Isay mong giluto nga, sudaan? Masunog ta? Ayan na tiyan. Nahiya pa siya. Ayan. Ano na? Ito, natulog yung isa, oh. Kasi naglaro sila kanina, so kakaligpit ko lang sa mga ano nila, ganyan. Kasi kanina, ang kalat. So ngayon, nagkapahinga muna ako kasi kakaligpit ko lang, natulog yung isa. So ayan na naman yung ginagawa ng isa. Ayan, nagluto. So, Day, ayaw na din, masunog ta, Day. Sunog ta.
bawal na bawal. Yun lang guys. So yun na, napakala para sa akin pala, mahalaga pag mahalaga ang pamilya. Na katalagang napaka-importante na magkasama mo yung pamilya mo kasi walang ibang masasandalan kundi sila lang. Kasi hindi ka iba sa tingin nila. Talaga kahit nagaano ka kasama sa kanila or ano yung nagawa mong hindi maganda sa kanila, pamilya ka pa rin nila. Lalakitan at lalapitan ka pa rin nila. Ganun yung kapag mahal ka ng pamilya mo. Talagang ano kanila, maaalahanin sila. Talagang maaalahanin sila sa'yo kung ano yung sitwasyon mo. Ngayon, tatanungin pa ako, tatanungin talaga nila ako, ano, kamusta. Baka, palagi naman nila akong kinukumusta kahit na malayo kami sa isa't isa, magkalayo kami. Nagkaano din naman kami, palagi kami nagkukontak, meron kaming kontak sa isa't isa, nagkakumustahan. Kumusta ka dyan, ano, kumusta naman sitwasyon mo, kasi lalo na ngayon na yung nagkaano na, nagkamahirap na yung ano natin ngayon, panahon. So, talagang, ayan, hindi maiwasan na meron gano'n na magkakamustahan, di ba? So, kasi marami na ngayon mga ano, rumimado yung mga tao ngayon. So, ayan nga. So, sa mga ano dyan, iwas-iwas kayo kahit tambay-tambay sa labas, iwasan nyo muna yan. So, kahit na magkasiyahan kayo sa labas, iwasan nyo muna yan. Huwag muna kayong lumabas kasi sa panahon natin ngayon talagang kailangan muna natin na mananatili sa bahay natin kasi para din naman sa atin yun. So, lalo na ngayon na ang dami nang natin yung panahon. So, para din sa kalusugan natin yun, para din sa sarili natin yun. So talagang huwag muna kayong kahit na ano gusto nyo nang lumabas, magsaya sa labas or ano pa yan ang gusto nyo gawin para lang mawala yung lungkot nyo sa pananatili nyo sa bahay. Tiisin nyo muna. Tiisin yung paras din saan naman sa atin yun. Kasi kapag nasa atin rin naman yun, kung pray lang talaga tayo sa Diyos na talagang mawala na tong problema natin sa ating sa ating bansa. Yun lang naman. So, nakakalungkot nga na hanggang dito lang muna tayo sa bahay. Pero kahit na ngayon, masasabi na lang natin talaga natin sa sarili natin na kasama natin yung buong pamilya natin sa bahay. So makikilala na rin natin yung isa't isa, bawat isa ng pamilya na habang nasa loob tayo ng bahay. Na walang gala-gala. Yun. Talaga. Makikilala na talaga natin kung sino tayo, sino sila, sino siya. Yun. Yung totoong ugali niya. Kasi nga, walang lumalabas. Hindi pa makakagala na talagang nasa loob lang ng bahay. So, yun. Yun. So, yung iba nga, guys, na nahirapan nga sila kahit ang layo nila na yun ang layo nila na nasa ano sila, ibang bansa sila tapos yung pamilya nila nandito sa Pilipinas or kahit na ay yung ikaw nasa Maynila ka tapos yung ano mo, pamilya mo nasa probinsya, nakakalungkot kapag mag-isa ka lang kahit na anong masaya ka man sa ano mo, sitwasyon mo, masaya ka man. Pero kulang pa rin, kahit anong gawin mo para maging masaya ka, kulang pa rin yung kasiyahan mo kasi malayo yung pamilya mo. Kaya din, talagang napaka-miss na miss ko na talaga yung pamilya, yung pamilya ko doon. So, ako para sa akin, kapag na bumalik na sa normal yung ano natin ngayon, ang una ko talagang gagawin, talagang gusto kong makauwi sa ano namin, makauwi sa bahay namin doon sa probinsya. Gusto ko munang kahit na 2 araw, 3 araw or kahit 1 week na makasama ko man sila para yun
i-ano itudo ko yung pagsama, yung pagkalayo namin, pagka long distance namin ng ilang buwan. Oo. Talaga ay napaka-importante pala ng isang tunay na pamilya natin. Iba talaga kapag nasa iba tayong poder kaysa nasa tunay tayo ng pamilya natin. Kasi wala tayong ibang masasandalan kung ano yung problema natin. Wala tayong ibang malalapitan, kundi sila lang, kundi yung pamilya lang natin. Yun. Kaimportante ng pamilya natin, guys. Kung saan man tayo nanggaling. Ayan. Kaya yun, guys. Yung pagkamalungkot ako, ang ginagawa ko lang, nakikiano lang ako sa mga anak ko, yung pag nabuboard ako, ayan, nawawala naman pagka nagbablog ako. Katuwa ko yung mga anak ko. You know. Kaya napapawi din yung yung pagka-board ko sa pagbablog ko. Kaya sa pagbablog, dito sa pagbablog ko, guys, talagang masasabi ko na talagang lumabas yung totoong ako, guys. Yung talagang yung hindi ko nakikita noon sa sarili ko na meron pala talaga akong ugali na ganun. Salamat sa inyo, guys, kung natutuwa kayo sa mga video ko, na yung mga loyal supporter ko, mga loyal, isama na natin yung loyal basher ko, kasi natutuwa pa din naman ako sa kanila kahit papaano, kasi nakakatulong din sila sa akin dahil lumakas yung loob ko na dahil sa kanila. Okay na rin yung napapasaya nyo din naman ako, at sana patuloy pa rin akong suportahan sa lahat ng mga ginagawa ko. Kahit na hindi nyo naman ginusto yung video ko, pero andyan pa rin kayo. Masaya na din naman ako. Thank you, Mom. Na siyang tutulog pa ang Diyos. Tutulog pa. Ginagawa mo!
take it slow, but it's not too